Hi guys! So ito po, update sa Itbulaga. Tayo'y natutuwa dahil kahit papano, malinaw na ang lahat na wala pala talagang mababago. Mananatili ang Tito Vic and Joey at syempre yung ibang hosts sa Itbulaga. Alright, so ito po ang pahayag netong Chief Finance Officer ng Tape Incorporated na si Bullet Halusjos. Diba ang dami kasing lumabas na issue na yun nga, mabubuwag na ang Itbulaga, posibleng lumipat sa ibang istasyon ang Tito Vic and Joey at magkaroon din ng show, noontime show. So yun, at marami pa pong ibang haka-haka, marami pang naglabasang kung ano-anong speculation. Anyway, mukhang malinaw na to. Ito sabi na itong Chief Finance Officer. Well, they have always been a part. And they will always be part of Itbulaga. Ang tinutukoy niya dito ay yung Tito Vic and Joey nga. So kahit baliktarin natin, hindi talaga sila pwedeng mawala sa Itbulaga. Good. Maganda naman, di ba? Dahil pag wala naman yung tatlo, hindi naman yung natatawag talagang Itbulaga eh, di ba? Mm-hmm. And Itbulaga cannot live without TVJ. Buti naman, alam na itong si Halusjos. And I think, personally, in my opinion also, that Tito Vic and Joey also cannot live without Itbulaga. Dun lang. Cannot live daw without Itbulaga. My point, pero, diba, meron namang established na fan group, fan base na talaga itong tatlong or itong comedic trio na ito, siguradong kahit lumipat o magkaroon ng sariling programa, sigurado tayo tatangkilikin naman. Di ba? Hindi naman siya katulad ni Willie Revillamin na dahil lumipat, ay mukhang natabangan din yung kanyang mga viewers, yung kanyang mga taga-suporta. Wala namang yabang tayong masyadong nakikita dito sa Tito Vic and Joey. Maliban minsan syempre kay Joey De Leon na may mga pasaring sa ibang tao, sa mga kalaban, sa mga katapat na programa na hindi maganda, hindi kaya-aya. Yun lang. TVJ also cannot live without Itbulaga. Abay kung totoo man to, masakit to doon sa tatlong yon, di ba? Dahil kahit papano, yung kanilang pangalan ay hindi na kayang tibagin. And just to be fair, sa kumpanya at sa pamilya, it's also fair to know that even my father or our family has also sacrificed even before when the show was not doing well. So inamin dito na may time talaga na hindi maganda ang takbo ng Itbulaga. Siguro ito yung panahon na kasagsaga na talaga ng kasikatan nga ng It's Showtime. Nag-reinvest na naman si Dad to ensure na masweldohan ang mga talents. Nag-pick up na naman. That's why we believe talagang it's a collective effort ang success ng Itbulaga. Yun lang ha, ulitin ko. Sa tingin ko, kahit magkaroon ng sariling programa ang Tito Vic and Joey, they can live by. Siguradong papatok din yun. Alright. Pillars of the Noontime Show ang tawag na itong si Halusjos sa tatlong yun. Maganda, ano? Maganda itong nangyayaring ito. Dahil hindi ko man gusto minsan ang tabas ng dila ni Joey De Leon, tayo rin po ay fan ng Tito Vic and Joey.